ang mga halaman kong sari-sari. Anong ginawa niyo dito? Pabili niya po yung Z-Cubes. Yung ang palaya flavor at kalabasa flavor. Wow! Pareho-pareho tayong mahilig sa gulay. Tama-tama, meron pa ako dito ang palaya. Kunin niyo na, sariwa yan. Ay naku, ayoko yan. Ang halap namin yung Z-Cubes, yung kulay gulay. Wala kasi kami nun eh. Wala pa nun dito. Tara na kuya. Sariwa na lang tayo bumili. Boring naman dito. Puso-puso kaya yun. Ano ba yan? Sayang naman. Nakakadalawa na yun ah. Tarsera! Dito na ako! Mabuti yan, dito ka na po. Na-miss kita. Na-miss mo ako, no? Ano? Marami bang bumili? Madami po sana bibili, kaso may hinahanap yung mga suki natin. Wala pa tayong ganun eh. Anong hinahanap nila? Nakabili ka po ba nung ano ba yun? Z-Cubes! Z-Cubes! Naku, mabuti na banggit mo yan. Kasi alam mo, itong mga prutas at gulay na to, papalitan na natin to. Dahil nalaman ko sa palengke na ito pala ang mabenta ngayon, oh. Ang Z-Cubes! Yan pala yun! Yan. Sige, handa ko lang, ha. O sige, tingnan mo, maraming mga flavors yan, eh. Hilipin mo. Oo nga, no. Palakas daw to, eh. Gustong-gusto daw ng mga bata to ngayon. Kuya Maki, nabasa ko po gulay yung mga flavor niya. Pareho lang din po ba ito ng epekto katulad ng gulay? Pareho ba ng epekto sa kalusugan namin mga bata? Siguro naman kasi tingnan mo oh. Yung may nakasulat dito oh. Courting candy. Kakulay pero hindi lasang gulay at prutas. So I guess pareho lang. Parang yung gulay ginawa nilang lasang candy. Oh, tama, tingnan niyo po. Siguro nga masustansya din to kasi tingnan niyo oh. Sitaw flavor. Oh, ano pa? Bataw flavor. Ano ba? Patani flavor. Madaming ang iba't ibang flavor. Oh, ang dami. Lahat ng gulay dun sa bahay kubo nandito. Magandang araw. Uy, magandang araw, Doc. Ito na. Ito na ang ration kong mga sariwang gulay para dagdag sa masisistansya mga binibenta nyo dito. Nako. Pasensya na, Doc Pila, kasi hindi muna kami kukuha ng mga ganyan ngayon. Bakit naman? Eh kasi nga ito, napag-alaman namin na ito ang malakas ngayon sa mga bata, ang Z-Cubes. Ay, sandali, tumatawag. Uy, si Tamaraw. O ano, kumusta? Pasensya ka na sa istorbo, ha? Masama kasi ang pakiramdam ko eh. Nasobrahan yata ako sa trabaho. Nanghihina ako. Naku. Masama raw ang pakiramdam ni Tama raw. Ayan! Inubo na rin ako! Inuubo ba eh? Kamo! Nung unang panahon ng ating mga nino o magpahanggang sa ngayon, ginagamit pa rin ang halamang lagundi, also known in the scientific world as Vitex nigundo, bilang epektibong lunas laban sa ubo, pangontra sa sintomas ng asma at ilang pangkaramdamang may kinalaman sa paghinga. Ang kamangha-mangha, ang simpleng halamang ito ay nakakatulong din sa pagbawas ng nararamdamang sakit ng ulo sa mga kasukasuhan dulot ng rayuma. Pero sandali, meron pa! Maging ang dahon nito ay epektibong paglanggas ng mga sugat. Tanong,
Ano ang halamang mabisa laban sa ubo, asma, at nakaramdamang may koneksyon sa paghinga, sakit ng ulo, rayuma? Epektibo ring panglanggas ng mga sugat. Ang sagot! Lagon D! Tama daw. Antayin mo ko. Ipaghahanda kita ng tsaa gawa mula sa halamang lagundi. Dadaan lamang ako sa aking halamanan sa katabi ng bahay kubo. Pipitas ako ng sariwang dahon. Diyan ka lang, ha? O sige, papunta na ako. Sige, Kuya Mike, mauna na ako, ha? Mauna na ako sa inyo. O sige. Ang mga halaman kong sari-sari, anong ginawa ninyo dito? Doc Phil, Doc Phil, hanggang ngayon ba pinagtsatsagaan mo pa rin ang bahay kubo kahit munti sa iyong halamanan? Ha? Alam mo, Doc Phil, mas marami yung batang makikinabang kung gagawin na lang nating pabrika ng Z-Cubes yan! Anong ginawa mo sa kundol, patola, upot, kalabasa at saka meron pa yung labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya? Sa paligid-ligid ay puno ng linga. Alam mo, Doc Phil, alam ko ang kahalagahan ng mga halamang yan. Kaya, bago ka mag-violent reaction dyan, mabuti pa. Tingnan mo na lang itong aking munting presentasyon. Mga bata, sino sa inyo ang gusto naman talagang kumain ng gulay pero nahihirapan? Sabi ko na marami kayo eh. Tama-tama! Huwag na kayong mag-alala dahil narito na ang solusyon! Z-Cubes! Korting candy, kulay-gulay, pero hindi lasang gulay. Ang aking munting tulong sa lahat ng batang nahihirapang kumain ng gulay. Salamat sa Z-Cubes na papakain ko ng anak ko ng lahat ng gulay ng walang pilitan. Ma'am, sarap to. Sa bawat dagat ng Z-Cubes, siguradong mapapaw! Z-Cubes! Vegetable, gulay, wow! Yes! Sandali! Parang wala pa akong narinig tungkol sa sustansya at nutrisyon. Doc Phil, Doc Phil, ang problema ang sinusolusyonan natin dito ay kung paano mapapakain ng gulay ang mga bata. At ito na yun! At ikaw! Ikaw mismo, kasama ka sa solusyong iyan! Ikaw ang kukunin kong endorser! Ha? Ganun ba? Wow! Ako yan? Totoo ba? Makikita akong sarili ko sa ganyan? Totoo ba? Totoo ba itong alok mo? Ako? Endorser? Ako? Commercial model? Wow! Sandali! Papayag ako sa plano mo na kunin ang aking kubo at gawin akong endorser. Pero, kailangan makita ko muna kung paano ginagawa ang Z-Cubes. Doc Phil naman, kailangan pa ba yun? Aba, oo naman. Ang pinopromote ko lang ay ang mga produktong totoong bilib ako. Yun yun. Kuya Maki, ang tagal naman ni Doc Phil. Nakalimutan na yata ako eh. May nainom naman ako dito, oh. Lagundi. Pero parang hindi naman tumatalap. Ganun ba? Patingin nga. Eto, oh. Z-Cubes. Z-Cubes din. Eh, marami kami niyan dito, eh. Tama raw. Tama raw. Pwede mo bang basahin kung ano yung nakasulat sa likod ng karton ng Z-Cubes? Z-Cubes. Lagundi flavor, korting candy, kulay-gulay, pero hindi lasang gulay? Ano ito? Pangliliit
ang sulat? Warning! Hindi pa rin matutumbasan ang tunay na nutrisyon mula sa tunay na halaman. Teka, meron pang nakasulat dito, pero sobrang mas maliliit. Oh, ang hirap naman basahin. Nutrition facts. Vitamin A, 0. Vitamin C, 0. Vitamin D, 0. Vitamin E, 0. Lahat halos 0. Vitamin Z, 100%. Ano ba yan? Masarap na. Kaso wala pa ng sustansya. At saka Kuya Maki, nahihilo na po ako eh. At saka sumasakit yung tiyan ko. Ikaw din. Sumasama ang pakiramdam mo. Naku, si Tamaro. Tapos ikaw, sandali, sandali. Kailangan tawagan ko si Doc Pin. Kuya Maki, Kuya Maki. Kuya Maki, nangihina po yung kapatid ko. Opo, ang sakit po po ng tiyan ko. Kung kawawa ka naman. Marami po siya kasi nakainan. Z-Cube. Ha? Naku, 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 kawawa naman. O, halika, halika kayo dito. Pumasok muna kayo dito at bigyan namin kayo ng first aid, ha? First aid. Sige, patawagan ko lang si Doc Pin. O, pakitarsera, tulungan mo nga muna silang dalawa. Sige. Dr. Lillions, magpanggap kayo, ha, na kunwari. May lamang totoong gulay at prutas sa mga tinda natin. Ano daw ang sabi nila? Dokpil! Dokpil! Wala yon. Ang sabi namin, mag-uumpisa na ang ating demo! Gusto mo na ba? Ipakita ko na sa'yo. Sige, sige. Ipakita, ipakita. Naku, napakaganda nito, Dokpil. Ang saya-saya ko. Una, kukuha tayo ng kulay. Nakakulay ng gulay. Yan ba gusto mo, di ba? Gulay. Kakulay ng gulay. Ha? Tapos, ilalagay natin sa molde. At paghahalu-haluin ang masasarap na sangkap. Kagaya ng... food coloring. Artificial flavor. Asukal. Asukal pa. At saka maraming asukal. At pagkatapos ng ilang minuto, voila! Ito na siya! Ang ating napakasarap na produkto! Ang Z-Cube! Kagulay ng prutas at gulay, pero hindi kalasa. Kaya masarap! Mukhang masarap nga, pero asan ang natural na sangkap na mas lalong magpapasarap at magpapasustansya? Asan? Ay, Dokpil, huwag mo naintindihin yun. Alam mo, okay na yan. Andyan na yan. Nako, pasensya na, Kuya Maki. Medyo natagalan ako. Ito kasing si Kuwago, si Bago. Kinukuha kong endorser ng kanyang bagong produktong makakabuti daw sa mga bata. Kapalit ng bahay kubo kong maraming sariwang gulay at prutas. Minsan lang mag-alok ng ganito, di ba? Kaya ito, pagkakataon ko na. Naku, naku. Pasensya na, Doc Pil, at naiistorbo kita, ha? Pero kasi, si Tama raw, nagkasakit. Tapos, ngayon naman, si Tarsera. At meron pa mga ilang bata nagkakasakit. Kailangan talaga namin ng tulong mo. Alam mo ba lahat sila? Ang tinuturo nilang dahilan ay ito. Ah, ganun. Ganun ba? Sandali. Guwago si Bago! Totoo ba ito? Totoo yan! Wala po! Binukin niyo na naman ako! Nasira na naman ang plano ko! Bigo na naman ang pangarap ko! Kayo talaga mga oyahi! Mabuti pa! Uunahan ko na kayo! Tornillion, madali! Ilatag ang... Triangulo!
sa iyong isip. Ikaw ay matatag sa kuweba. Bita! Handa ka na bang makilaro sa kuwebang bitak-bitak? Our game for today is... Tele! Tugtungan! Ang bugtong ay... Ang bugtong ay isang pangungusap o tanong na may doble o nakatagong kahulugan na nilulutas bilang isang palaisipan. Alam ko yan! May apat na litrato sa harapan mo. Sa likod nito ay dalawang gantimpanang siguradong inaasam mo! Ang bawat larawan ay may katumbas na bugtong! Handa ka na ba? Okay! Unang bugtong! Nang sumipot sa maliwanag, kulubot na ang balat! Abay kay dali naman yan ha! Ano nga bang pangalan mo ulit? Ako po si Tele Bobby. Tele Bobby, ang hinahanap mo ba ay ampalaya? Kumain ka niyan, mabuti ang nutrisyon sa dugo mo. Yay! Ang husay niyo naman po pala. Susunod na bugtong. Ang anak ay nakaupo na, ang ina'y gumagapang pa! Malabo bang mata mo? Yan ang kalabasa! Oh. Habang bata ka pa eh, kumain ka niyan ha! Pampalinaw ng mata! Aba! Aba, may payo pa! Ikatlong bugtong! Bahay ni Mang Pedro, punong-puno ng bato! Kay taas ng vitamina C ng prutas na yan. Ito pa. Ang namamaga ay huhupa sa sustansyang dulot ng papaya. Tama naman. Napakarami ninyong alam. Ibahin mo. Huling bugtong, Doc Phil. Isang prinsesa. Maganda. Punong-puno ng mata. Dalawa lang ang mata ko, pero malinaw sa akin na pinya ang hanap mo. Congratulations, yeah! Doc Phil! Napanalunan mo ang dalawang bagay! Una, ang inaasam-asam mong pagkakalaya mula sa kuweba bitak-bitak! At ang pangalawa naman ay... Teren! Isang basket ng umaapo ng mga gulay at mga prutas! Ang sarap! Maganda yan, pero teka, ito pa ay kumakain ng mga gulay at prutas! Dalasan mo, dahil ang ganting pala niya ay malusog at malakas ng pangatawan! Halika, kumain ka! Ayoko pa! Ang palaya, gawin mong panghimagas! Tapos isunod po yung tamandos, mustasa, pati yung... kami. Salamat po ulit sa pagturo sa amin ng kalagahan ng pagkain ng tama. Ako, walang anuman. Alam nyo, may regalo kami sa inyo. Ito, sariwang gulay at prutas.
para sa inyong kalusugan. Yan, tama para yan. Sa iyan. Ay, salamat at gumanda na ang aking pakiramdam. Malakas na ulit ang katawan ko. Ako naman po. Mula ngayon, pipiliin ko na talaga yung mga kakainin ko. Yung puro masusustansya na lang. Maganda yan. At saka alam nyo, dapat nakikinig tayo sa ating mga magulang at saka sa mga nakakatanda sa atin. Alam nyo kung bakit? Dahil alam nila kung ano ang mahalaga sa ating katawan. Tama, oo. Paano mga bata? Di i-share nyo na naman yung mga pictures habang kumakain kayo ng paborito ninyong prutas o gulay. At i-post lang sa ating Facebook page. www.facebook.com/OyamiTV Panginoong Diyos, hinding-hindi ko po ipagpapalit ang natural na pinagkukunan ng sustansya at tamang nutrisyon sa kahit ano pang masarap na hindi naman makakabuti sa akin. Salamat po sa aking bahay kubo, kahit munti. Ang mahalaga ay ang nakapaligid dito at ang mga taong nakikinabang sa lahat ng pananim ko. Muli, salamat po. Ikaw ang dahilan! Ayaw na sa'yo! Sa salita at sa gawa, ikaw ay halimbawa.